And yes. Now here we go. De La Cruz starts to play. Alley-oop. Sends it. Oh, got it. Oh! Unbelievable. One, the pass. And two, the back pick by Larry Furnacier, leading to that clean slam dunk for Diamond Simpson. And Alaska does it again. Factor talaga ang skills at talent ng isang manlalaro para magkaroon ng magandang basketball career. Pero may ilan na bukod sa galing sa loob ng playing court ay napakataas din ng basketball IQ at may magandang attitude on and off the court. Kamusta mga kadribol? Sa ating episode ngayon ay pag-uusapan naman natin ang manlalarong kapag bumitaw noon ng kanyang mid-range jumper ay automatic nililista na. Sa taas nga ng basketball IQ at ganda ng decision making ay ilang beses na din itong nakagawa ng mga crucial passes. Matalino man sa loob ng playing court ay alam nyo bang muntik na itong magdesisyong tapusin na ang kanyang buhay? Bakit at paano niya ito nalampasan? Halika! Samahan mo kong talakayin at alamin ang buhay ni Mr. Money in the Bank, Tony De La Cruz. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod natin mga videos. Salamat! Ipinanganak noong August 24, 1978 ang 6'5 Filipino-American na si Anthony Brian De La Cruz. After nga maglaro sa Amerika para sa koponan ng UC Irvine, ay dumiretso na ng PBA si Tony De La Cruz bilang direct hire ng Shell taong 1999. Ilan nga lang sa mga naging kasabay ni Tony na pumasok sa PBA ay sina Eric Menk, Danny Siegel, Asi Taulava at sina Mark Telan, Don Belbelano at Brian Gahol na nagawa na din po natin ng kanilang mga stories. Sa mga gustong manood ay ilalagay ko ang link sa description box below. Sa unang mga taon naman ni De La Cruz ay medyo nangapa pa ito sa PBA. Dahilan para magtala lamang ng mga averages na 3.7 points, 2.7 rebounds at 0.7 assists per game. Nang masanay na sa PBA at kasabay nga ng pag-angat ng playing time ng kilala ding TDLC, ay umangat din ang mga averages nito. 2004-2005 PBA season ay naging best season nga ito ni De La Cruz. Matapos magtala ng 16 points, 6.1 rebounds at 2.6 assists sa loob ng nakukuhang 36 minutes na playing time. Dito na nga din nakita ang hindi matatawarang work ethic at pagiging no-nonsense type of player ng isang Tony De La Cruz. Sa Shell ay ilan naman sa mga naging ka-full tank ni De La Cruz ay sina Mark Talan, Benji Paras, Jerry Esplana at Chris Jackson. Bago naman tuluyang iwan ng Shell ang PBA ay pinakawala na nito si De La Cruz papuntang Alaska bago magsimula ang 2005-2006 PBA season. Sa Alaska ay kaagad namang napakinabangan si De La Cruz dahil fit na fit ito sa mga hinahanap ni Tim Cone na mataas ang basketball IQ, decent defender at may sobrang reliable na mid-range jumper. Dahil nga sa mga sure ball na mid-range jumpers ay dito na napansagan si TDLC na Mr. Money in the Bank. Hindi din nagtagal ay isa na si De La Cruz sa mga pinagkakatiwalaan ni Coach Tim Cone. Taong 2007 ay natikman naman ni De La Cruz ang maging PBA champion matapos ngang talunin ang talk and text at iuwi ang 2007 PBA Fiesta Conference title. Sa pamumuno naman ng batang import na si Diamond Simpson ay nasundan ang PBA Championship ni De La Cruz matapos mapanalunan ang 2010 PBA Fiesta Conference Trophy. Huling kampyonato namang nailista ni TDLC sa pangalan nito ay noong 2013 PBA Commissioner's Cup matapos ngang ma-sweep ng Alaska ang Barangay Ginebra. After ng 12 years sa Aces at 17 years sa PBA, ay nagdesisyon ng magretiro si Tony De La Cruz taong 2017. Nag-iwan naman ng magandang performance si TDLC sa huling laro nito sa PBA at gumawa nga ng 12 points, 6 rebounds, 1 block at walang turnover sa loob ng 33 minutes na playing time. Sa ilang taong pamamalagi sa Alaska ay naging malaking parte nga si De La Cruz sa success na nakuha ng Aces at nagsilbi ding leader on and off the court. Ilan naman sa patunay ng pagkakaroon ng mataas na basketball IQ ni Tony ay ang ilang beses na nitong paggawa ng mga crucial passes para sa Alaska.
Ikaw ka Dribble, nasaksihan mo din ba ang malulupit na place na ito ng Alaska Aces? Sa buong stint din ni TDLC sa PBA ay dahil sa magagandang performances ay nahirang na PBA All-Star ng 4 times at 1-time PBA Mythical Second Team member. Isa din si TDLC sa mga good guys on and off the court. At katibayan nga dito ang pagkakatanghal sa kanya bilang 2006 PBA Sportsmanship Awardee. Dahil sa reliable mid-range game, consistent threat sa 3-point area, mataas na basketball IQ at pagiging hard worker, ay minsan ding nasama si De La Cruz sa national team ng Pilipinas. Kung titignan ay maayos at maganda naman ang PBA career at status ni De La Cruz, pero alam nyo bang minsan na nga nitong winakasan ang sariling buhay? Habang naglalaro sa Alaska, ay nilalabanan na pala noon ni Tony ang matinding depression at hindi niya nga lang ito pinapahalata sa mga nakapaligid sa kanya. Inamin nga ni Tony na kahit pa halos na sa kanya na lahat, pera at kasikatan, ay alam niyang meron pa ding kulang, hindi pa din ito masaya. Dinagdag pa ni De La Cruz na sinubukan naman itong mag-self-medicate, mambabae, uminom at magpakasaya, pero hindi pa din ito gumana. Habang nasa US at nag-e-enjoy dahil kakapanalo lang ng 2013 PBA Commissioner's Cup title, ay dito na umapaw ang nararamdaman ni Tony at isang talo na lang sana ay wala na ito sa mundong ibabaw. Inamin nga ni De La Cruz na dahil feeling niya wala nang direksyon ang buhay nito, ay panahon na para tapusin ang lahat pero napigilan ang pagtalon dahil sa isang text message galing sa isang matagal nang hindi nakakamustang kaibigan. Dito na na-realize na De La Cruz na importante siya at kung mahal niya ang buhay at pamilya niya, ay kailangan na nitong ayusin ang sarili niya. Sa tulong ng solidong support group at professional help, ay unti-unting umayos at bumuti ang kalagayan ni Tony De La Cruz. Nakipag-divorce man sa misis at nagkaroon pa ng cancer ang girlfriend, ay inamin nga ni Tony na baka kaya niya nararanasan ang madilim na nakaraan noon ay para mas maging matibay sa mga pagsubok ngayon. Dahil personal na alam kung gaano kahirap labanan ang depression, ay handangan tumulong si De La Cruz sa mga humaharap din sa problema niya noon. Sinabi nga ni Tony na hindi kahinaan ang paghingi ng tulong, bagkus sign pa nga ito ng pagiging malakas dahil tanggap mong kailangan mo talaga ng tulong. At yan nga ang buhay ng isang Tony De La Cruz. Ikaw ka Dribble, ano ang masasabi mo sa buhay basketball at sa personal na pinagdaanan ni Tony De La Cruz? I-comment mo na yan at nang may pag-usapan tayo. Masasabi ko lang talaga ay be good to others dahil hindi natin alam na baka sobrang bigat na pala ng nilalabanan nilang personal problems. Huwag na tayong dumagdag pa. God bless sa ating lahat at maraming salamat sa istorya mo, Tony De La Cruz. Here we go with the flag. Oh! 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 Clay calling, coming from Coach Cone. A great pass from Tony De La Cruz, and LA steps up and makes it. We got overtime. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, ay paki-like naman ang video na ito. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, ay paki-hit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod natin mga videos. Salamat sa panonood. Ito nga ang Basketball Ace at aga sa mga susunod natin mga videos. Salamat!